sanay. Sabi ng asawa ko, gusto niya mag-abroad. Lumipas lang yung ilang taon, hindi gusto nagpaalam sa akin kung ano na nangyari sa kanya. Wala akong balita. Nag-asawa ko ulit. Mga kapatid, nais po niya ng isang bagong simula. Kasama na natin siya ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Merlinda Daelto. Hello, Merlinda! Good evening! Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Ha? Kasi ang storya ni Merlinda ay ganito. Meron kang tatlong anak noon. Siyempre, may asawa ka. Tapos, ikwento mo sa akin, anong nangyari? Anong... Yung sa dalawang anak ko. Iba, dalawa pa lang? Oo, iba yung tatay. Okay. Okay. Ang yung tatay ng dalawang anak ko, sabi sa, buntis ako ng ano, 8 months sa pangalawa ko. Ah, okay. Sabi ng asawa ko, gusto niya mag-abroad, magbalik sa abroad. Dahil ano din siya noon eh. OFW. Balikbayan. Oo, balikbayan. Tapos, nag-abroad. Nag-abroad siya. Pumunta lang siya ng Maynila. Ah, so oh, yung finance niya na pag-abroad, utang pa yun sa ano sa auntie ko, yung ginasto niya para sa pag-abroad niya. Lumipas lang yung ilang taon, hindi siya nagpaalam sa akin kung ano na nangyari sa kanya, wala akong balita. Dahil nasa Iloilo kami. Ang sinasabi mo ay, ang sinabi niya mag-abroad siya, buntis ka sa pangalawan yung anak, yun pala yung pag-abroad niya na inutang niyo pa yung panggasto sa tiya mo, ay... Nag-abroad siya sa Maynila lang. Oo. Pero ni Honey Ho, wala kang narinig sa kanya ng ilang taon? Apat? Oo, apat na taon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Nag-asawa ko ulit. Okay. Kaso, oo naman, 4 years na. Oo. Tapos, yung lalaki, nalaman niya na mayroon akong dalawang anak. Mm-mm. Ngayon, nang magsama na kami, mga 4 months na, sabi niya sa akin, ano... Hindi niya pala matanggap na anak yung mga anak ko sa pagsama na namin na ano. Pero gusto niya, sumama ako sa kanya. Ako lang yung anak ko, iwan ko daw. Ay, sinong nanay na makayang iwanan yung dalawang anak? Oo dahil naman. Lang sa lalaki, ano. At saka apat na buwan na kayong nagsasama? Apat saka na lang niya sinabi? Oo. Parang wrong timing naman. Sabi ko naman. Sa kanya, nung bago kami nagsama, ba't ako, maraming dalaga, ba't ako, may anak ako? Sabi niya, eh ano kung may anak ka, mahal kita eh. Okay. Yung pala yung pagmamahal niya. Mali pala, hindi naman pala totoo. So, anong ginawa mo? Nagkaanak ba kayo? Pinayagan ko siyang umalis, hindi ko alam na buntis na ako ng isang buwan. Naku po, sa kanya. So, pangatlong anak mo ito sa kanya. Oo. Kung gugustuhin kong sundan siya, alam ko na rin kung nasaan siya. Kaso, dahil sa mga anak kong dalawa, hindi ko maiwanan yung anak ko, hindi ko na rin siya sundan. Ito ngayon. Ang bunso mong anak, na anak mo dun sa nakasama mo ng 4 na buwan, na tumanggi sa unang dalawang anak mo, ay gusto niya ngayon na makita ang nawawala niyang ama dahil never niyang nakita sa loob ng 21 years. Minsan ba sumasakit ang damdamin mo? Dahil siyempre, Merlinda, ikaw ang nagpalaki ng doon sa 3 bata, napaaral mo ba silang lahat? Oo, yung babae ko lang nakatapos ng HRM. Yung dalawa, hindi nakatapos dahil noon nag-abroad ako. Mm-hmm. Ang babae? Ang babae mo 10 years ako sa abroad para lang mapag-aral at mapakain ko yung mga anak ko. So itong bunso mo, anak lalaki o babae? Ang babae. Siya yung nagtapos? Yung bunso lalaki. Ah, okay. Yun ang hindi nakatapos, high school graduate lang yun. Siya yung high school graduate pa rin. Siya yung naghahanap sa ama niya. Anong feeling mo? Gusto niyang makita yung tatay niya? Ako, okay naman sa akin kung gusto niya talagang makita yung tatay niya. Kaso nahiya din sa akin magsabi na nanay, gusto kong makita tatay ko, gusto kong ano. So sa loob ng... Hindi niya ako tinanong, nanay, ano pangalan ng tatay ko? Hindi niya. Kasi hindi ko naman sinabi sa kanya. Pero sa loob ng 21 years, never siya nagtatanong sa iyo kung sino tatay niya. Never siya. At saka hindi nila alam noon na, yung tatlo sila, hindi nila alam noon na, hindi... Iba yung tatay. Nagtaka lang sila, bakit yung apelyido ng bunso sa akin nakasunod? Oo. Okay, ano ngayon ang na pagdesisyonan mong gawin? Dadalin mo ba ang bunso mo sa tatay niya or tatawagan mo muna tatay niya para magkita sila? Anong plano mo? Gusto ko rin dalhin yung anak ko kaso parang nagpakumbaba na ako doon pag dinala ko siya. Oo. Pag yung anak mo naman, papayagan mo siyang pumunta. Papayagan ko na rin kung ano yan na sa akin na dalhin ko sa doon. Hindi mo ba inaalala na baka naman itatwa nung ama niya?
kong tuwa eh, dahil noon nalaman ng pamilya na may anak kami. Sabi ng pamilya na sana maalaala ko naman na dalhin sa kanila yung anak ko. Ah, so okay sa kanya. Okay, tinatanggap sa kanya. Niya na anak niya. Oo, tinatanggap niya anak mabuti niya. Naman. So sa akin siguro mas mabuti na yung makilala niya, pareho yung magulang niya. Total, dapat secure ka dahil ikaw ang nagtiyaga at bumuhay sa kanila. Hindi ba? Ngayon, kung kalimutan naman niya yung kabutihan mong yun at lahat ng pinaghirapan mo, walang kwenta namang anak yun. I don't think naman walang kwenta yung anak mo. Napakabait yung anak mo. O, sinapakabait naman. So, siguro, ang tulong namin dito sa Sharon, kasama mo kapatid, ay ang pagtagpuin yung mag-ama mo. Mas madali ba sa'yo yun? Kesa namumroblema ka kung paano, kami na siguro yung magpapatagpo dun sa dalawa, di ba? Anong tingin mo? Okay ba sa iyo yun? Okay naman. Dahil birthday ng anak ko sa June 9 eh. Naku, baka taman-tama. May 21 niya. Sana nga, before June 9, di ba? Oh. Yeah, mag-alala dahil lahat din ang hirap mo. Mamimiss lang niya at na-excite lang siya sa daddy niya. Pero sa totoo niyan, ang nasa puso niya, hindi niya malilimot na lahat ng paghihirap at narating niya sa buhay ay dahil sa nanay niya. Okay, Marlinda, God bless you. Pagdarasal kita, sana okay na okay ang maging resulta niya. Tsaka iba rin yung may peace. Iba yung magpatawad ka. Problema na niya kung di siya humingi ng tawad. Ang importante, matuto ka magpatawad. Para pag ikaw naman dumating ang panahon, kailangan mo humingi ng tawad, mapapatawad ka din. Iba yung walang kaaway eh, di ba? Okay. Hindi naman ako nahinakit sa kanya. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Bilib nga ako sa'yo eh. Kaya alam ko naman si Lord na sa akin palagi. Thank you very much, Marlinda. At sa aming pagbabalik, ang aking unang pagkakataon na makakwentuhan ng isa sa mga pinakamatapang na taong nakilala ko dahil ipinaglaban po niya talaga ang kanyang bagong simula. Kasama ko na po si Miss Bibi Gandanghari sa pagbabalik ng Sharon. Kasama mo, kapatid.